Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Salmo 23, ang Salmo ng mabuting pastol, no? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang, ako'y kanyang dinadala sa berdeng pastulan, no? Sa isang pastulang madamo. Ibig sabihin, pinapakain ako, binubusog ako ng Diyos na aking pastol. Pagkatapos ang sabi doon, ako'y kanyang inaakay sa isang tahimik na batisan. Ibig sabihin, ako'y hindi niya hinahayaang mauhaw, ako'y kanyang pinaiinom. Napakagandang pagsasalarawan ng relasyon ng Diyos bilang pastol at tayo bilang kanyang mga tupa. Aalaga ang Diyos bilang pastol sa atin, hindi tayo ginugutom, hindi tayo inuuhaw, sa halip tayo inaalagaan, pinapanatiling malusog. Iyan ang awit ng mabuting pastol, ukol sa mabuting pastol. Pero ang mabuting balita ngayon ay halos sabihin natin kabaligtaran ng sinasabi ng Salmo ng mabuting pastol. Kabaligtaran rin sa ating pagkakilala kay Kristo bilang mabuting pastol. Paano natin masasabi yun? Sapagkat sabi sa mabuting balita, itong sabi ng Panginoong Jesus, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat." Hindi na sa pastulan dadalhin. Hindi na sa batisan dadalhin. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, at tayo ito, doon kayo pupunta sa gitna ng mga asong gubat at kayo parang mga tupa. Para ho sa isang asong gubat, wolf, nagutom na gutom, kapag nakakita yan ng isang tupa, ang tingin niya ay pagkain. Kaya ang natural na gagawin ng isang asong gubat pag nakakita ng tupa, lalapain, kakainin para siya'y mabusog. Yun ang nakakapagtaka.
Doon tayo dinadala ng Panginoong Jesus. Hindi na sa tahimik na batisan, sa berdeng pastulan, kundi sa gitna ng mga asong gubat, parang tayo ipapakain yata ng Panginoong mabuting pastol. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Na tayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Dito, mga kapatid, pumapasok ang aspetong napakahalaga ng pagiging Kristiyano. Ang bawat Kristiyano ay sakripisyo dapat. Ang dapat maging kaisipan ng isang binyagang Kristiyano ay ang pagiging sakripisyo. Bakit? Una't higit sa lahat, bagamat si Jesus, ang Panginoon, ay mabuting pastol, kita rin natin sa harapan ng ating altar at sa maraming altar ng mga simbahang Katoliko, si Jesus din, bagamat pastol, ay tupa. Tupang inihain, tupang inihandog, tupang namatay para sa ating kaligtasan. Iyon ang pagiging tupa na ating tinutularan. Ang bawat Kristiyano, katulad ni Jesus, ay tinatawag sa paggawa ng sakripisyo. Sabi sa expression sa English, no? Gagamitin natin, ang pagiging Kristiyano, it is not a walk in the park. Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagpapaalwa ng buhay. Kabaligtaran, mga kapatid, ito sa tendency ng ilang mga grupo, no? Ang tawag ay prosperity gospel, na ang ebanghelyo gusto lahat tayo payamanin, paalwanin, gawing komportable ang buhay. Ang isang mabuting Kristiyano dapat ay masaya, dapat ay lahat ay nasa sa kanya, dapat na-enjoy niya ang mundong ito, dapat hindi siya naghihirap. Mga kapatid, ang tunay na nilalaman ng ebanghelyo ay ito. Tayo'y mga tupa sa gitna ng mundo, ng mundong ito na may kanyang pagpapahalaga, na may kanyang paniniwala, na kung minsan, kung hindi siya malilinis ng paniniwalang Kristiyano, ay nakasisira. Nakapagpapahamak. Ang Kristiyano ay sakripisyo sa gitna ng mundo. Di ba alam yan ang konteksto ng mga mongha dito? Ang mga mongha ay sakripisyo, kaya ang mga ipumasok sa kumbento, sa monasteryo, bilang sakripisyo. At hindi man tayo pumapasok sa loob ng monasteryo, nagsasabuhay ng kanilang uri ng kanilang pamumuhay. Ang isang Kristiyano hindi dapat maghanap na makalibre ako sa aspetong sacrificial ng pagiging Kristiyano. Malaking bahagi ng buhay Kristiyano is the sacrificial aspect. Matatandaan natin sa buhay ng mahal na Birheng Maria, tandaan ninyo, noong ialay niya sa templo ang Panginoong Jesus kasama ng Pong San Jose, naroroon si Simeon, isang matandang propeta. Anong sabi niya? Nung masabi niyang si Jesus ay magiging sign of division. Anong sabi ng Biblia? Ang sabi ng Ebanghelyo? Sa pamamagitan ni Simeon, Maria, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng balaraw. Ayan ang puso ni Maria, no? Siya'y puno ng biyaya, full of grace. Siya'y ina ng Diyos, ina ni Jesus. Pero isang bahagi ng katotohanan ng pag-iiral ng mahal na Birheng Maria, ang kanyang puso ay para na ring tinarakan ng balaraw. Bahagi ng mahal na Birheng Maria ng kanyang buhay ang kakayanang magsakripisyo. Kaya bahagi ng ating pagdidebosyon sa mahal na ina, no? Ay ang paghingi sa kanya ng kakayanang araw-araw, magbata ng krus. Ayan, sinabi ng Panginoon, di ba? Kung nais nino mang sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Ang Kristiyano ay sakripisyo sa gitna ng mundo. Ang Kristiyano ay sakripisyo. Ang Kristiyano ay pag-aalay sa gitna ng mundo. Kaya may mga tao tuwing Biyernes hindi kumakain ng karne. Tuwing Biyernes gumagawa ng charitable works. Tuwing Biyernes nagpe-penitensya, nagsasakripisyo upang maging sa kanikanyang pamamaraan ay maging buhay na tanda na ang isa palang Kristiyano ay ang kanyang bukasin ay maging sakripisyo sa mundong ito. Yan ang mga santo na ating pinagdadasalan, no? Hinihinga ng tulong. Ang bawat Kristiyano, sabi sa mabuting balita, kailangan daw maging matalino gaya ng ahas. Hindi ito yung ahas sa natumukso kay Adan at kay Eva. Ang ahas na binabanggit sa mabuting balita ay ginamit bilang sabihin ang isang Kristiyano ay dapat maging matalino. Ibig sabihin, dapat kaya niyang iwasan ang masama. Yan daw ang katangian ng ahas. Ang ahas daw isa sa pinakamagaling na hayop gumawa ng paraan para iligtas ang kanyang sarili. At iyon ang hinihingi sa isang mabuting Kristiyano. Alam niya kung ano ang magpapahamak sa kanya. Alam ng isang mabuting Kristiyano kung ano makakapagpahamak sa kanya at kung paano lumayo sa kapahamakan sa mundong ito. Ano pa? Kailangan maging matapat gaya ng kalapati. Ang kalapati, tanda ng innocence, no? Kagaya ng tupa. Tanda ng kasimplihan, tanda ng kapayapaan. Ibig sabihin, sa pag-aalaga ng Kristiyano sa kanyang sarili, siya'y matapat, hindi nanloloko. Sapagkat may tukso sa mundong ito, ang isang Kristiyano, para alagaan ang kanyang sarili po pwedeng matukso na gumawa ng masama, maalagaan lamang ang kanyang sarili na magmanloko, magsinungaling, mangapi ng kapwa, maalagaan lamang ang kanyang sarili. Hindi ito ang Kristiyano. Ang Kristiyano, bagamat bahagi ng kanyang pagiging tao at pagiging Kristiyano ang kakayanang lumayo sa anumang tukso, hindi niya ito gagawin sa pamamagitan ng kasamaan. Yan ang larawan ng unang pagbasa. Larawan ng Israel na bumagsak. Larawan ng Israel na lumayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat sabi sa unang pagbasa, ang bayang Israel ay nagtiwala sa kaharian ng Assyria. Kumapit sila sa Diyos-Diyosa ng mga Assyria, sa hari ng Assyria, sa kapangyarihan ng Assyria. At ano nangyari sa kanila? Lalo silang napahamak. Hindi obligasyon, hindi tungkulin, hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano ang makipaglaro sa kapangyarihan ng mundong ito. Hindi obligasyon, hindi gampanin, hindi dapat ginagawa na ang mga Kristiyano makipaglaro sa kapangyarihan ng mundong ito. Ang isang Kristiyano ay higit sa lahat inaasahang mag-isip, mabuhay, gumawa ng mga bagay na salungat sa mga makamundong pagpapahalaga. Sign of contradiction ng isang Kristiyano, tulad ng si Jesus, ay sign of contradiction. Si Mama Mary, sign of contradiction. Contradiction sa ano? Contradiction sa mga pagpapahalagang makamundo. Yun ang bokasyon ng Kristiyano. Maging sakripisyo, maging tanda laban sa mga pagpapahalagang makamundo. Paano natin magagawa iyon? Malinaw ang mabuting balita sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Kung wala sa atin ang Espiritu Santo, tayo mabubuno sa pagiging makamundo. Malinaw yan sa teolohiya ni San Pablo. Ang laman laban sa Espiritu. Ang Espiritu laban sa laman. Ang namumuhay sa laman, sa kamunduhan, mamumuhay laban sa Espiritu Santo.
Ang namumuhay sa Espiritu Santo, umumuhay yan laban sa laman ng mundong ito. Ayun din ang ating pagninilaya, no? Pagpapanalangin, no? Sa taong ito ng ekumenismo, no? Ang bawat Kristiyano, hindi lamang ang simbahang Katoliko, ang lahat ng mga miyembro, leader nito, ay maging tunay na namumuhay sa Espiritu. Sapagkat sabi nga natin sa pasimula ng pagdiriwang, kung nasa saan ang Espiritu, naroroon ang biyaya. Pag wala tayong makitang biyaya, ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay sa Espiritu. We can be sure that the Spirit is in us sa pamamagitan ng grasyang ating nakikita. Grasya ng pag-ibig, ng pag-asa, ng pananampalataya, grasya ng pagpapasensya, grasya ng pangunawa, no? Hindi lamang material na bagay. Grasya ng pagsasakripisyo. Grasya ng pagiging makatotohanan. Pag nasa sa atin yan, nasa sa atin ang Espiritu. Naway madiscover natin lagi sa isa, bawat isa, sa pamilya, sa simbahan, sa lahat ng mga Kristiyano, no? Pabayaang maghari ang Espiritu sa bawat isa, kung saan naroroon ang Espiritu, naroroon ang pag-ibig, naroroon ang biyaya. Mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria ng Monte Carmelo. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating pagsikapang tunay na maghari ang Diyos sa ating piling at unti-unting mamalas ang paglago ng pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maglakas loob silang maglakbay kasama ni Kristo, tungo sa ikabubuti ng ating mga kababayan at sa ikauunlad ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Para sa mga pamilyang nakararanas ng kagutuman sa panahong ito ng pandemya, mga matatanda, mga nalulumbay, at ang mga may sakit, naway huwag silang mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Para sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino na kinakailangang maghanap buhay sa kabila ng panganib ng COVID-19 upang maitaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Para sa mga taong namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, upang maaliw sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggang dulot ng pagpanaw ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, lingapin mo po ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.